forgive them? Not that good. Not that good. Meron pa siyang scene. 37 point something. Pero, ayun, nakatulog na siya. Tulog ka na, baby, no? Yumakap ka sa akin, bigla ka na lang natulog. Yumakap ka sa akin, natulog ka na bigla. Matalang kagabi, hindi siya natulog. Buong magdamag, hindi talaga siya natulog. Sa mga pagkaramdam mo. Medyo nawala na yung sensitivity ng eyes niya. Sila? Daming building sa malalaki kita. Daming bahay. Kahapon, hindi niya kayang umupo ng ganyan. Malaki na yung improvement. Sa slide ganyan. Ganito yung city screen. Ate Pamela, Ate Latita. Ay, Ate Pamela. Thank you sa pagkamusta. Si Saidya na, tsaka si Lorraine. Ako, may night now. Uuwi ka na. Magaling ka na. Lapit na, lapit na po. Bukas, makaka-uwi na ako. Pag na-check na ng doktor. Uuwi ka na. Bye, Lorraine. Bye-bye sa inyo. Thank you. Thank you. Love you. Bye. Nung city scan siya, okay naman yung city scan niya. Walang lesion, walang mass or tumor sa brain. Yun nakita nila, namamagay yung sinuses niya. Kaya ang tinignan nila is sinusitis. Pero yung headache niya kasi parang medyo ini-investigate pa nila kasi parang hindi dapat ganun ka-severe yung pain na nararamdaman niya. Yung parang hindi match dun sa kung sinusitis lang yung sakit niya. Parang sobra yung sakit ng ulo niya para sa sinusitis. So, nag-check pa sila ng other possible reasons or causes kung ano yung kung saan talaga nanggaling yung sakit ng ulo niya. So, chinek siya kanina ng ophthalmologist just to make sure na hindi sa matagal yung headache niya. Kasi talagang kagabi hindi siya natulog. 10 minutes lang siya natulog. Tapos ngayong morning lang siya nakatulog. Pero at least nag-improve na siya. Kumain na siya. Ngayon lang siya nakakain nang hindi siya nahihilo. Pag-gising niya kanina, usually kasi kapag gumigising siya, nagko-complain na siya sa sakit ng ulo niya. Ngayon, hindi masakit ang ulo niya. So, ibig sabihin, may improvement. Dahil kung hindi daw siya mag-improve ngayon, sabi ng doktor, ang titignan niya na ang pinaka-worst case scenario is meningitis, yung infection sa utak. So, ayun. Buti naman, sobrang happy kami na nagkaroon siya talaga ng improvement ngayon. Dahil kung hindi, baka ang next na gawin sa kanya na test, kukuha daw ng fluids spinal yun. Thank you po sa lahat ng mag-pray sa prayers mo sa amin, guys. Thank you. Nakatulong po yung prayer nyo. Nagumaling ako. So, nahihirapan po ako sa sakit ko. Sobrang kagabi, umiiyak na ako. Kasi gusto kong parang kunin na siyempre, ganun tayo mga nanay. Kung pwede sa atin na lang ilipat yung naramdaman nila. Wala tayong magawa. In pain siya buong the whole time. Hindi nawawala yung sakit niya talaga. Yung mga painkiller na pinapainom, na in-inject sa kanya, hindi tumatak. So, the whole time talaga, masakit na masakit yung ulo niya. Hindi namin alam gagawin namin si Daddy. Halos umiyak na rin. Nasa si Kuya, nasa SM. Hindi, nasa bahay pa, tunog pa.
ang sakit na si sinusitis lang. Diba, na sinusitis. Pero hindi nila lang pala ang sinusitis kasi grabe pala yung effect niya kapag lumalaman. Grabe yung pinagdaanan. Kasi ngayon lang ako nakakita ng ganun sinusitis, pero ganun yung ano. Actually, hindi naman malinaw kung talaga ang sinusitis. Nagamot lang na antibiotic. Pero ayun, buti naman, hindi mas malala pa din yung sakit niya. Kulit-kulit. Parang hindi nagkasakit eh. Bye-bye na tayo. Bye-bye guys. Thank you for your watching. Prayers. Thank you for your prayers. Bye guys. Andrew.